Para po sa mga kasunod na kabanata ng channel na ito, pakiclick lang po ang subscribe button. Salamat po. Ang planong pagpatay kay Julio Nakpil at iba pang orihinal na katipunero. Ilang dekada mula ng himagsikang 1896, habang namumuhay ang bansa sa tinatawag na peace time, may pananaw kay Emilio Aguinaldo na hindi siya dapat ihanay sa tabi ni na Bonifacio, Rizal, Antonio Luna, Ricarte, Jacinto, Mabini at iba pa. Ang pagpapalagay na hindi bayani si Aguinaldo kundi isang politiko, tiwaling politiko na binulag ng pagkaganid at pagmamahal sa pera at kapangyarihan, ay palasak sa mga dating mandirigma ng rebolusyon. Ang pagpirma niya sa kasunduan ng Biyak na Bato na nagsuko ng himagsikan sa mga Kastila at ang panunumpa niya ng katapatan sa pamahalaang Amerikano ay mga nakakahiyang gawain ng tinaguriang El Presidente na traidor sa sambayanan at sa himagsikan. Ang pagpatay niya kina Bonifacio at Luna ang siyang tiningnang dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng kalayaan ang bansa noong himagsikan laban sa Kastila at noong digmaan laban sa mga Amerikano. Ang ganitong pananaw ay bumatay hindi lamang sa mga sabi-sabi ng mga ordinaryong veterano, kundi sa tala ng isa sa prominenteng nakilahok noon tulad ni Julio Nakpil. Ayon sa kanyang alaala na nasulat noong 1925, ang pagsuko ni Emilio Aguinaldo sa mga Amerikano ay isang karuwagan. Walang duda na nag-imbot siya na muling panguluhan ng bansa. Sumuko siya sa pangambang ibang tao ang itatalaga sa posisyon ng Pangulo ng Republika. Kung lumaban siya sa mga dumakip sa kanya, anuman ang kinalabasan ng paglabang iyon, tatanghalin siya sanang bayani o makabawi man lang siya sa kanyang mga naging kasalanan. Marahil ay lahat tayo ngayon ay hahanga sa monumento ng pangalawang pambansang bayani. Pero hindi niya iyon ginawa at sumuko siya at nanumpa ng katapatan sa watawat ng Amerika. Ang magkakapatid na Bonifacio ay kanilang inakusahan na nagsulong ng kontra-rebolusyon upang ibagsak ang kapangyarihan ni Aguinaldo. Hinamon ni Andres Bonifacio si Aguinaldo sa isang duelo upang tapusin ang kanilang sigalot. Sinabi ng Supremo na, "Kung sumama ang loob mo sa aking mga ikinilos, magtakda ka ng lugar, oras at mga katuwang." Ang tanging sagot ni Aguinaldo sa hamong ito ay ipadala ang isang kumpanya ng sundalo sa pamumuno ni Coronel Intong. Si General Luna naman ay dahil sa kanyang pagmamahal sa bayan ay hindi itinago ang kanyang hangarin na pamunuan ang gabinete upang putulin ang kontrol ng mga balimbing sa gobyerno ng Republika ng Malolos. Dahil dito, siniraan nila si Luna at ipinagkalat na gusto nitong agawin ang presidensya kay Aguinaldo. Ipinatawag ito sa isang pulong di umano sa kabanatuan. At nang si Luna ay pinatay na sa loob ng kumbento, dumungaw pa ang ina ni Aguinaldo sa bintana at tinanong ang mga sundalo ng Kawit Regiment, "Ano, humihinga pa ba?" Ang ambisyon niyang muling makaupo sa presidensya ay ipinakita noong bulahin siya ni Governor General Leonard Wood na ibibigay ng pamahalaang Amerikano ang kalayaan ng bansa at ang panguluhan sa kanya. Kaya naman, upang mangalap ng simpatya, ginamit niyang instrumento ang mga veteranos ng himagsikan na magtayo ng komandansyas departamentales sa buong kapuluan. Pero sa halip na ipamahagi niya
sa mga imbalidong veterano ang halagang 12,000 piso na malaking halaga noon. Sinarili niya ang taunang pensyon na ito. Ang mga krimen na kanyang ginawa laban kay Andres Bonifacio at Antonio Luna at ang kanyang tangkang pagpatay sa inyong lingkod ay dapat kondenahin ng kasaysayan. Ang pandaigdigang masonriya ay dapat siyang patalsikin at ituring na bastardong anak. Ang duwag na si Emilio ay laging nakakakita ng panganib sa mga bagay na wala naman. Sinusumpa ko sa harap ng Diyos at ng kasaysayan na lahat ng may kinalaman sa sulating ito ay ang katotohanan at hinihikayat ko ang historyador na ilabas lamang ang mga ito matapos ang aking kamatayan. Ang mga pahayag na ito ay ilan lamang sa maraming pahayag ni Julio Nakpil sa kanyang Apuntes sobre la Revolución Filipina o Notes on the Philippine Revolution na nasulat niya noong 1925 pero nailabas lamang at nailimbag noong pagkaraan ng kanyang kamatayan noong 1960. Ito ay ayon sa kanyang kahilingan dahil ang planong pagpatay sa kanya ni Aguinaldo ay isang hayag na lihim. Ang dalawang general na si Pio del Pilar at Severino Taino na inatasan ni Aguinaldo na isagawa ang pagpatay na ito ay hindi na isagawa ang planong ito. Ito ay dahil hindi sumang-ayon dito si Pio del Pilar na siya mismo nagsabi ng naturang plano kay Nakpil. Samantalang si Taino naman ay napatay bago niya maisakotuparan ang utos na ito ni Aguinaldo. Ayon sa pakikipanayam sa mga anak at apo ni Nakpil, ang ganitong utos ni Aguinaldo na patayin hindi lamang si Nakpil kundi ang iba pa ay hayag na lihim noon sa mga dating katipunero sa Maynila. Ang kanilang lolo lamang ang nagkalakas ng loob na idokumento ang ganitong bukas na lihim sa kanyang mga tala ng pag-alala sa himagsikan. Ang mga orihinal na katipunerong nagmula sa Kamaynilaan at mga kapanalig ng Supremo Andres Bonifacio at ng binuwag na katipunan ay batid ang pagkahalang ng bitukan ni Aguinaldo, kaya pinaniwalaan nila ang mga balibalitang ito. Bukod kasi kay Bonifacio at sa mga kapatid nito at kay Antonio Luna, ipinaligpit din ni Aguinaldo ang isa pang orihinal na katipunero sa katauhan ni Feliciano Hokson na isang Manileño rin at pumalag sa pagbibenta ng himagsikan sa mga negosasyon noon sa kasunduan sa Biak na Bato. Sino ba si Julio Nakpil at bakit dalawang general ang inatasa ni Aguinaldo na iligpit ito? Bakit mukhang itinuring siyang mortal na kaaway ni Aguinaldo noong mga panahong iyon? Bukod sa pagiging tanyag na sa kasalukuyan na kompositor ng marangal na dalit ng Katagalugan, ang pambansang awit sana ng himagsika ng katipunan at iba pang obra maestra, si Julio Nakpil ay naging pinuno ng Hilagang Sektor o Northern Command ng himagsikan noong panahong nasa Cavite pa ang magkakapatid na Bonifacio at ang Rehimenteng Balara. Nakabase ang puwersang ito sa Pasig na napagwagian ng katipunan mula sa mga puwersang Kastila. Bagamat sumapi lamang si Julio sa himagsikan bandang Nobyembre 1896, nabigyan siya ng mahalagang tungkulin ni Bonifacio mismo dahil hindi karaniwang kasapi si Julio. Mula sa prominenteng pamilya sa Quiapo, si Julio kasi ay isang musikero at nakihalubilo sa mga matataas na personalidad bago pumutok ang himagsikan.
Sa katunayan, may mga pagkakataon na tumugtog siya ng piano sa Malacanang upang aliwin ang mga alta sosyedad noong panahong yon. Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa inang bayan, sumapi siya sa himagsikan at iniwan ang kanyang maalwang buhay upang makipagdigmaan laban sa mga Kastila. Inatasan siya ni Supremo Bonifacio na pangunahan ang pagkubkob at pagsamsam ng mga pulbura ng Kastila sa Murong upang ipadala sa Cavite. May liham pa mismo si Bonifacio kay Nakpil na nagpapasalamat at tinatanggap ang kanyang komposisyon na marangal na dalit ng Katagalugan habang nasa Cavite pa ang Supremo. Malinaw na tulad ng ibang naghimagsik noong panahong iyon, si Nakpil ay may katapangan, pagmamahal sa inang bayan, at tiwala sa kanyang pamumuno mula sa Supremo. Pero mas mahalaga marahil ay noong patayin ang magkakapatid na Bonifacio sa Cavite at umuwi si Oriang dito sa Kamaynilaan. Si Nakpil ang kumupkop at umaruga sa lakambini ng Katipunan sa kuta nila sa Pasig. Matatandaang dumating si Oriang mula sa Cavite na sobra ang pighati sa kanilang dinanas na pang-aapi doon. Halos basahan ng damit at hindi kumakain ng maayos mula sa ilang linggong paghahanap sa labi ng Supremo at ng kanyang kapatid. Inalagaan ng mga Katipunero ng Pasig si Oriang at malaon ay napaibig dito si Nakpil. Sa sumunod na taon, pinakasalan niya ang balo ng Supremo habang kasagsagan naman ng digmaan pa rin sa mga Kastila at nang malaon ay laban sa mga mananakop na Amerikano. Nang kumalat ang balita na ipinapatay din ni Aguinaldo si General Luna, lumalim ang pagkamuhi ni Nakpil kay Aguinaldo at nang lumaon ay isa na siya sa mga naging pangunahing kritiko nito. Matapos ang digmaan ng pananakop ng mga Amerikano, at nang ipagpunyagi nila ang kanilang pamamahala sa mga isla, itinuo ni Nakpil ang kanyang atensyon sa paggawa ng mga komposisyon ng musika at sa pagpapalaki ng kanilang mga naging supling ni Oriang. Inaalay niya kay Luna ang komposisyong Kabanatuan noong 1904. Pero nang ikonsulta sa kanya ni Teodoro Calaw ang ginawa nitong librong La Revolucion Pilipina, nainganyong magtala ng kanyang sariling pag-alala si Nakpil. At sa loob ng mga pahina ng pag-alalang ito ay matatagpuan ang kanyang mga pahayag laban kay Aguinaldo. Pansinin na walang takot ang kanyang mga paghusga kay Aguinaldo bilang isa ring nakidigma sa himagsikan at naging kabiyak ng lakambini ng Katipunan na may sarili ring pag-alala sa mga naging kaganapan noon sa Cavite. At dahil ang kapwa nila pag-alala ay nalimbag lamang noong 1960s, hindi napabilang ang kanilang mga tala sa mga naunang nasulat na kasaysayan. Ang tanong ay bakit kaya ibinili na Nakpil na ilabas lamang ang kanyang mga nasulat matapos ang kanyang kamatayan? Malamang sa hindi ay inasahan ni Nakpil na sa malaon o madali ay maisasakatuparan ni Aguinaldo ang kanyang masamang balak laban sa kanya. Tanyag na mamamatay tao na kasi si Aguinaldo na noong panahong iyon ay may matindi pa ring ambisyon na hawakan muli ang pinakamataas na kapangyarihan ng presidensya. Matatanda ang sa halala ng 1935 ay tumakbo ring presidente si Aguinaldo laban sa dalawang naging kasapiri ng himagsikang 1896 at ito ay sina Vicar General Gregorio Aglipay
at ang dating major ng digmaan laban sa Amerikano na si Manuel Luis Quezon. Nanalo lang si Aguinaldo sa dalawang probinsya nung halalang iyon, sa Cavite at sa Camarines Norte. At meron pa ngang balibalita noon na balak niyang ipapatay si Quezon bago ito maupo at manungkulan bilang pangulo. Noon naman dumating ang mga Hapones, nakipag-alyado dito si Aguinaldo na inasahang siya ang itatalaga ng mga ito sa panguluhan ng bansa. Pero ang pinili ng mga Hapon ay si Jose P. Laurel at inatasan lang siya sa isang maliit na katungkulan bilang tagapamahagi ng mga rasyon sa sangkapuluan. Kaya naman, noong patapos na ang digmaan laban sa mga Hapones, hinuli si Aguinaldo ng mga gerilya at nang malaon ay sinampahan ng People's Court ng 11 kaso ng treason o katraiduran. Nasagip lamang siya ng proklamasyon ng amnestiya noong 1948, kaya hindi siya nalitis at nasentensyahan. Ang ganitong karakter ni Aguinaldo ay batid ng mga nakidigma noong himagsikan. Kung kaya naman, ayon sa mga anak at apo ni Nakpil at Oryang, ang mag-asawa noong mga panahong iyon ay laging handa at armado saan man sila pumunta. Si Oryang ay laging may maliit na revolver, samantalang si Julio naman ay may patalim na nagiging isang baril kung kinakailangan. Ang kanila kasing tala ng karanasan ay direktang magpapakita ng tunay na ugali ni Aguinaldo at tahasang taliwas sa ipinapakita nito sa publiko at ng kanyang mga tagahanga at alipores. Ganoon din ang banta sa ibang mga orihinal na katipunero sa Kamaynilaan na nanatiling tapat sa simulain ng Supremo Bonifacio at ng Katipunan. Hindi malayo na gustong patahimikin o kundi man ay tuluyang iligpit ni Aguinaldo ang mga taong ito sapagkat sila ang may direktang kaalaman, karanasan at pakikiisa sa mga mabunying pundadores at simulain ng Katipunan tungkol sa kalayaan ng sambayanan. At bagamat walang direktang kinalaman, ang National Socialist Party ni Adolf Hitler o Nazi Party, sa National Socialist Party kung saan tumakbo si Aguinaldo bilang presidente noong 1935, masasabing lubhang magkahiwig ang kanilang taktika at estilo. Kung paano nilikida ni Hitler ang kanyang dating kasamahan sa brown shirts na si Ernst Röhm ay kahawig sa plano ni Aguinaldo na paglikida sa kanyang mga dating kasamahan sa Katipunan. Gayun din, kung paano inisa-isa ni Joseph Stalin ang kanyang mga dating kasamahan sa Partidong Bolshevik na sina Trotsky, Bukharin, Kamenev, Sinoviev at iba pang orihinal na Bolshevik. Ganun din ang hangarin ni Aguinaldo upang mapanatili ang kanyang bersyon ng himagsikan na kanyang isinuko, ibinenta sa mga Kastila at mga Amerikano. Ang kaibahan lang marahil ni Aguinaldo sa mga halimaw na ito ng kasaysayan ay mas nauna niyang binalak gawin ang mga bagay na ito. Ang pagsupil sa brown shirts ay isinakatuparan ni Hitler noong 1934, samantalang ang paglikida ni Stalin sa karamihan ng mga old Bolshevik ay isinagawa niya noong panahon ng Great Purge noong 1936 hanggang 1938. At bagamat nanatiling balakin ang kanyang kagustuhan dahil wala siya sa poder noong mga dekada matapos ang himagsikan, isipin niyo na lang kung gaano kadami ang kanyang ipinapatay kung naging pangulo siya muli noong 1935.
Buti na lang at tinambakan siya ni Manuel Luis Quezon sa halalang iyon. Gaya ng nabanggit sa ibang episodes ng channel na ito, madami pa tayong bigas na kakainin upang masumpungan ang tunay na kasaysayan ng bayang ito simula noong himagsikang 1896 na siyang nagluwal sa pagkabansa ng sambayanan sa pamumuno ng kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ang mga kasaysayang naisulat at nailimbag sa nakaraan at maging sa kasalukuyan ay punong-puno kasi ng mga sapantaha na ipinagpapalagay na katotohanan o mas masama, mga kasinungalingang itinuturing na matibay na katotohanan. Ang mga talang ganito ni Julio NAKPIL kasama ang mga pag-alala ni Gregorio de Bonifacio, maging ang mga pag-alala ni General Santiago Alvarez at ni General Artemio Ricarte, maging ang mga tala at ulat ng iba pang kasapi ng katipunan o mga kilusang nakidigma laban sa Kastila at Amerikano tulad nila General Macario Sacay, Felipe Salvador, Pedro Quipte, Dionisio Magbuelas at marami pang iba, ay kailangang sinupin, tantyahin at ibuo ng salaysay at kompletong naratibo upang ilapat at isanib sa nakagawian nating pangkalahatang kasaysayan. Silang mga walang tala o boses pero tunay na nakidigma at dumanas ng gutom, pagod, puyat at sugat ay kailangang madinig sa wakas sa kasalukuyan at sa hinaharap. Tapos na ang panahon ng mga historiador na iskolar at manunulat lamang tulad nila Saide, Agoncillo, Constantino, Nick Joaquin, Amado Guerrero, Ileto, Schumacher at mga banyagang iskolar na nakikisausaw sa kasaysayan ng sambayanan pero bumabatay lamang sa tala ng isang paksyon ng mga mandirigma noong panahon ng himagsikan at digmaan. O mas malala, sa mga tala ng mga hindi naman kasali at andun lamang sa tabi-tabi. Ang napakahalagang paghalukay ng tunay na kasaysayang ito ay ang tungkulin ng kasalukuyan at padating na henerasyon sa mga darating na araw. Magandang araw po at salamat sa inyong pakikinig. Muli po, mabuhay po ang kalayaan. Kalayaan at pasulungin.